Maniniwala po ba kayo kapag kayo ay nagsimula sa cryptocurrency ay kikita po kagad po ba tayo? Pwede po ba tayong kumita kagad ng almost 100,000 kung ang ating puhunan ay 5,000? Kung gusto niyo malaman, tapusin niyo po itong video na ito. Ang bawat Pilipino ay gustong magkaroon ng malaking income, lalo na kung sakali man ay magsisimula tayo sa maliit na pera o yung puhunan na tinatawag po natin. Sabihin natin, 5,000. Gusto po natin kagad magkaroon ng income to. Pero sa totoong business, wala pong nangyayari ng ganun. Kasi quick profit, hindi po pinaghihirapan, ay wala pong ganun. Pero sa cryptocurrency, ay posible po. Hindi po kasama ang hyping po dito at hindi rin ko po kayo hinihigaya na magsimula dito dahil kikita po kagad kayo dito. Ito ay base sa experience po natin bilang isang trader at holder ng cryptocurrency. Okay, paano nga ba nangyari yon na ang aking 5,000 ay magiging 50,000, 100,000? So, pwede po mangyari po yon. Depende po kung ano po yung inyong tatayaan na token or yung project. Kasi minsan, jackpot kapag once na ang inyong napili na token ay biglang lumipad ang presyo. Katulad po na nangyari po sa Axie Infinity last year. Ang Axie Infinity ay hindi po natin inaasahan na lilipad. Bakit po siya lumipad? Dahil tinangkilik siya ng merkado dahil po sa bagong pakulo nito na play to earn. Ano ba yung play to earn nito? Lalaro ka lang pero magkakaroon ka ng earnings dito. Kumbaga, mamumuhunan ka ng mga, sabihin natin 30,000 pesos doon, na manager ka na at pwede kang magpa-scholar o yung magpapalaro sa mga ibang tao na sila po yung magtatrabaho para sa iyo. So, pwede kang kumita doon na naglalaro at mag-earn. So, parang mining din po siya or minting na tinatawag po natin. Dahil po sa new activity or new pakulo na yan, nagkaroon po ng mass marketing or mass massive or aggressive strategy or marketing ang Axie Infinity na nagdahilan po ng biglang pagtaas po ng kanilang presyo from $20 going up to $100 ang ano naging all-time high niya. Ang kapartner niya is yung SLP, yung Smooth Love Potion, na umabot din ng almost 100 pesos kada isang token, no? Pero bumagsak din po yun. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay pwede po ba mangyari na kumita po kagad ako ng ganong kalaki? Yes, exactly, pwede naman po. Pero depende po sa token na tatayaan mo. Meron po na possible ang iyong 5,000 mangyayari po na 100,000 sa taon or maybe 1 year to 2, 3 years, pwede rin pong kalahating taon po. Or pwede rin pong 3 buwan lang. Sabi ko nga po, ay depende po yan sa massive token, sa token na itatayaan nyo. Pwede pong mangyari yan na sobrang tagal na po yung token at natayaan nyo po, timing na natayaan nyo na biglang, ayun na pala yung pag-signal na buying na magpipick up na siya ng pagtaas ng presyo. May mga ganun pagkakataon. So, importante pa rin po na nagre-research po tayo. Siyempre, maganda rin naman po nakikinig tayo sa iba, pero susundin nyo pa rin yung inyong sarili na kung ito ba ay okay o hindi. So, mas maganda pa rin yung sarili nyo po ang decision. Kasi, base sa experience ko, nakikinig ako sa iba, pero hindi ko sinire-research yung token. Minsan natatalo ako. At minsan, okay din. Pero mas maganda pa rin yung meron kang sariling decision dyan. Pwede naman po maging basis lang po yung kanilang opinion. Yun po yung aking masasabi po dyan.
Okay, sa pinakita ko pong table na yan, yung 1,000 pesos, pwede siya maging 100,000. Achievable naman yan kung magkakaroon tayo ng almost 100x na earning or income. So, paano nga ba yun? Yun nga pa yung sinasabi po natin na pag once na nag-campuhan, na timingan natin, yung massive marketing na ginawa po ng token na yun, ay biglang nag-pick na po yung price. Possible po ma-achieve po yung 100,000. Or pwede mo rin gawin na ang iyong iseset mo yung sarili mo na kailangan ko magkaroon ng 100,000 na income sa 1,000 pesos na yun. Ito, syempre, yung 1,000 pesos na to, ito po yung pera o yung puhunan mo na kaya mo ipatalo. Ang payo ko lang sa mga mananaya o yung mga trader o mga invest, yung ilalagay nyo lang dito, yung kaya nyo lang ipatalo o yung kaya nyo lang mawala sa isip ninyo. Yun ang kailangan po natin dito bilang investor, trader, at holder. Kasi may karamihan po yung iba dito ay tinataya po rin nila yung mga savings sila. Kaya pag once biglang bumagsak yung price ng token na yun, wala silang paghuhugutan. It's either huhugutin nila, talo na sila. Ganun po yung nangyayari sa iba. Last year 2021, marami rin po ang nag-pick na token. Katulad po ng Luna. Ang Luna ay from $1 siya, nag-pick siya ng almost $150 sa loob ng 3 buwan. Whether ang Bitcoin ay nagda-dropping ang price niya, siya naman po ay may tumataas po ang presyo. Pero dahil sa ang news pong ang dahil po sa nangyari pong news sa kanya, biglang baksak po at naging zero value po yung Luna na yon. So, yun lang po yung isang example ng token na biglang nag-peak yung price niya, whether yung Bitcoin price ay bumabagsak. So, depende nga po sa timing ninyo ng pagre-research kung timing din kayo maglagay doon. At iyon ay iyong, kumbaga, ito yung oras ninyo para yumaman o yung para kumita doon. So, sa experience ko, meron naman po tayong na-timingan na isang token na linagyan po natin ng $500 at sa isang buwan, bigla siya pumalo ng almost $2,500 to $3,000. That's kumbaga sa akin, sapat na ako. Masaya na ako sa income na yun. And sana sa mga magsimula o yung mga nagsimula na, you need to set your goal para kung kayo ay may earnings na ganito na at happy na kayo, ilabas nyo na yan para wala kayong pagsisisihan sa dulo. Kahit bumaba man siya, tumaas, happy na kayo sa income na yun. Ganun po yung kailangan ng setting ninyo. Kung kayo man ay mag-hold ng token pang long term, kailangan yung top 10 sa coin market cap na yun yung i-hold nyo hanggang dulo. So, yung balita naman sa loan na nagkataon lang na siguro na hack talaga or something na hindi nagkasundo yung both parties doon. Pero hindi naman lahat ay maapektuhan ng ganun. Pwede mangyari ganun, pero malabo po mangyari sa ibang token. Okay, hopefully, marami pong or something, may mga natutunan po kayo sa little advice natin sa small talks na ito regarding sa cryptocurrency, kung kikita ba tayo ng ganitong amount or hindi. So, ang summary ay pwede po tayong kumita sa ganong halaga. Depende po sa timing natin sa pagtaya po ng token. Parang stock market lang din. Pero sa cryptocurrency kasi possible talaga kayo kumita in just one year. Pwedeng a month nga. Sa stock market, hindi kayo kukita walang basis sa experience ko at sa mga napapanood ko. Matagal talaga ang kitaan dyan. Pwede kayong kumita dyan in a month for siguro pinakamalaki na is 20% to 30%. Depende nga po sa volume or yung amount ng inyong investment. And that's it. So, hanggang dito na lang po yung small talks natin regarding sa cryptocurrency. And sa mga hindi pa po subscriber ng ating channel,
Maaari po kayong mag-subscribe para lagi po kayong updated sa ating new video uploaded at live stream. At huwag na po rin kalimutan yung button bell dyan sa baba. Maraming salamat. See you on next video.